Boss Maray na Aldaw sa Indong Gabos na Makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, mari po kayo mag-iwan ng comment o mensahe sa ating pong FB page na Katipunan Channel, gayon din sa ating BDTV Production, ganun din syempre sa ating YouTube account. Hanapin nyo lang po Katipunan ng Demokratikong Pilipino o ang Katipunan Channel at BDT Radio Productions. Well, ngayon pong araw, ang pag-uusapan po natin ay kahirapan at kagutuman. Depopulation program ba? So, kaliwat kanan po ang kahirapan at kagutuman. Ito ang mukha ng maraming bansa. Bago pa man dumating ang sinasabing COVID-19 pandemic, nararanasan na ito sa ating bansa, maging sa ibang mga bansa rin. May nagsasabing korupsyon umano ang dahilan ng kahirapan. Subalit, tanungin natin ang mga eksperto, ano ba ang ugat ng kahirapan? Sadya ba ito? So, samahan po ninyo ako, tuklasin natin sa dalawang magigiting at mahuhusay na kasama po natin ngayon. Una ko pong ipapakilala si Professor Antonio Abad Santos Valdez, a physical economist, certified public accountant. Founder din po siya ng maraming iba't ibang movement sa ating bansa. At si Professor Butch, na mas kilala po ng marami, has been invited and given numerous lectures, forecasts, briefings, and presentations in universities and other fora on true state of Philippine economic affairs as well as of critical global financial systems collapse and its impact on the country. Hindi ko na po pahabain dahil mas magandang pabatiin ko na kagad si Professor Butch Valdez. Magandang araw po sa inyo, Prof. Magandang araw sa iyo, Cathy, at kay Dr. Pelagio Batong na nakikita ko po siya dito sa Zoom natin. No? At salamat at naimbita mo ko ulit, Cathy. Lalong-lalo na alam ko na ang mga paksa mo ay napaka-importante para sa ating bansa. Yan pong nakakalungkot dito sa mga ibang mga nag-vlog, mga ibang vloggers, no? Kadalasan wala pong mga malalim na issue na pinapag-usapan. Ang kakalungkot doon, ang mga nakikinig at nanonood, no, hindi sila natutulungan at hindi natataas ang kanilang antas na pagkakaintindi ng sitwasyon natin. Lalo-lalo na ngayon, ito pong crisis na nangyayari po sa atin is a unprecedented crisis, not just in our country but in the whole world. Hindi po nangyari ito sa ating kasaysayan bilang isang bansa buhat noon, no? And probably in a worldwide basis as well, no? Ang kinakailangan po natin dito, malaman natin gaano kalala ang problema, ano ang pinakaugat ng mga problema natin at saan ang gagaling ito? Ito ba'y natural na sakuna o ito ba'y may kagagawan din ng tao, no? Kung malaman natin po 'yan, no, siguro mas madali natin na ayusin o mas madali natin ihanda ang ating sarili para labanan ng ating ating kalaban. Thank you, Professor, at tama po kayo sa lahat ng inyong tinuran. Ang isa po nating bisita rin po ngayon ay walang iba kundi si Engineer Pelayo F. Batong Jr. Siya po ay isang nuclear scientist, PhD in environmental science. Naging undersecretary po siya ng Department of Transportation and Communication during the time of President Ramos. Triple degree holder, Bachelor of Science in Electronics Communication, Electrical Engineering, and Nuclear Physics. The only Filipino who has international license for telecommunication. In 1984, he is the most outstanding scientist awarded by the Royal Academy of Science in UK
due to his numerous international patents. Siya po ang author ng Chanel Multiplication of Submarine Fiber Optic Cable, sponsored project po yan ng United Nations. Kasalukuyan po siyang miyembro ng Rotary International mula 1974. Hindi ko na patatagalin dahil kung makikita po ninyo ang profile ng isa po nating bisita ngayon ay pagkahaba-haba din po. Pero sigurado po ako, katulad ng sinabi ko sa inyo, marami po tayo mapupulot din sa taong ito. Magandang araw po sa inyo, Engineer Batum. Good afternoon. Good afternoon ba? Good evening na ngayon. Okay. Para sa lahat na nakikinig po, ako'y natutuwa at ako'y nadiskubrihan ni Cathy na by accident nagbit ang aming landas. At hinahangaan ko itong channel na ito na tuklasin natin sapagkat sa mga i-discuss po namin sa araw na ito, I hope it will serve as an enlightenment for the Filipinos. Nalulungkot ako dahil itong nangyaring pandemic na ito, tayo ay nag-subscribe ng husto rito, and I think there was a little exaggeration in the way we implemented it. Kaya nga ang mga ekonomista, lalo-lalo si Professor Valdez, naintindihan niya niya, no, meron konting exaggeration dito sa lockdown na nangyari. Kung ating pong susubaybayan ang mga African states, karamihan po sa mga African state hindi po tinanggap at nag-subscribe dito sa pandemic na ito. Bakit po? Kasi alam nila na sa napakahabang panahon, laging sila ang nagiging human trial ng mga big pharma. And right now, natutuwa rin ako sabagkat natauhan din sila. Kaya nga itong mga vaccine na ino-offer sa kanila ngayon, karamihan sa kanila tinanggihan nila. I think it's only South Africa who accepted it. But most the African state, tinanggihan po nila yan. Ang sabi nga nila, we don't like a donation that will kill our fellow countrymen. Kaya nga, merong isang presidente doon na tinuran nga niya na sabi niya, we prefer to die naturally rather than to die because of some studies. So, tinanggihan po nila yon. Kaya, napakalinis po ng health condition sa Africa, lalo pangat ako, pabalik-balik ako sa Africa noong mga last 3 years. At doon, ngayon ko lang napagtanto na yung ivermectin na tinitake ko every week na prevention para hindi ako tamaan ng malaria at iba pang sakit doon. Yun pala ang isang miracle compounded medicine na magliligtas sa atin dito sa pandemya nito. Mm-hmm. Pero nakakalungkot lang dahil I don't know if it is from sheer ignorance or whatever na hindi nagiging katanggap-tanggap sa ating gobyerno. So, i-discuss po natin ngayon kung ano mga kadahilanan dito at nang ma-enlighten po ang ating mga babayan kung ano nangyayari sa ating bansa po ngayon. Yun lang po. Thank you, Sir Jun. And I'm sure marami po tayong mapag-uusapan dito. And in fact, katulad po nung unang binanggit ko sa inyo kanina, kahirapan at kagutuman, ito po kasi ngayon ang mukha ng ating bansa at marami pang mga bansa. Pero ayon po kay Professor, sa matagal na po naming pagsasama, ito ay isang maliwanag na depopulation program. Maganda sigurong simulan ko sa kanya kung bakit po nasabi niya na isang depopulation program ito. At isang halimbawa ito, yung katulad po ng nangyayari ngayon ng pagdedeklara ng pandemya dahil po dito sa coronavirus. Sir Butch? Well, ang the idea of the population as matagal nang naisip ng tao yan no, ever since before nung panahon pa nung si a guy named Robert Malthus. Sinabi niya kung paano daw ang gagawin dahil overpopulated daw ang England, kailangan daw ang gagawin nila, ang gobyerno, didikit nila yung mga bahay-bahay ng mga communities. Pagkatapos daw, they will withdraw the basic services like sanitation and water.
And so that disease will set in. Pag nagkasakit daw yung maramag sakit, magkakahawaan daw sila at bababa daw ang population growth rate dahil mas marami daw mamamatay. Itong Malthusian theory na ito ay hindi naiwan noong 1820s. As a matter of fact, tuloy-tuloy yan, every time meron kang meron mga policies, economic policies na gusto nilang gusto ng ibang bansang pairal, ay dyan po papunta. No? Kaya kung titignan po dito sa Pilipinas, yung economic policy na ginawa nila sa atin, nagpalawak po ng mga squatter, di ba po? Ano ba naman ang squatter? Siyempre, dikit-dikit ang mga bahay dyan. At marami din na, siyempre, at wala din silang tubig at wala rin silang sanitation services, mga squatter. Kasi ang lalaki ng mga squatter areas dito sa Pilipinas. No? At ako yung makikipagpustahan masikanino na ang that ang average lifespan ng Pilipino sa mga nakatira sa squatter at dito sa nakalabas ng squatter, ibang-iba yan. Palagay ko sa average lifespan ng squatter, pagdating nila ng 50 ay malapit nang mamatay ang mga yan. Makikita nyo, madalas natin nakikita, bungal-bungal na, maraming sakit. 50 anos lang, mukha na silang 80. No? Marami pong ganyan. Why? Because precisely the economic program that the country imposes or uses, which has been imposed by the IMF and all of those financial institutions, is such that it will create poverty. No? It will save certain other people, but it will create poverty. And when you create poverty all the time, especially in this manner, syempre, tataas ang mortality rate. No? It sometimes blame government, corruption, and so on and so forth. Pero ang punot dulot talaga niyan, yung sinabi sa kanila ng kanilang mga economic advisors, mga pulpul, mga I call them econoquacks, no? Ang advisors nila na sumusunod lang sa mga IMF na gawin itong mga programang ito. So, anong mangyayari? Ito nga, lalaki at ang ating mortality rate. Pero ang nangyari, maski na ganyan, they're keeping the population growth in control through economic programs. But these people, especially if you read the mga philosophers like Bertrand Russell, pati na itong huling namatay, hindi naman siya philosopher, itong si Prince Philip na asawa ni Queen Elizabeth sa England. No? Anong madalas niyang sinasabi? Siya ang unang-una siya ang founder kasama si Prince Bernard ng Netherlands. Etong Prince Philip ang founder nitong WWF, World Wildlife Fund. Anong madalas niyang sinabi, hindi lang minsan, hindi lang dalawang beses, 10 beses siguro sa television interviews sa kanyang mga kanyang sinulat at ang sabi niya, if reincarnation were true, I would like to be reincarnated as a specially deadly virus so that I can make my contribution to the world's overpopulation problem. Exacto dito sa nangyari sa atin. Hindi pa nga siya patay, no? Meron na tayong ganitong virus, especially deadly virus, na ipinatong dito sa mga babagsak na mga ekonomiya. Para ituloy-tuloyan ng bumagsak ang kabuhayan at maraming mamamatay. Ito nga, ang nakakatuwa, nung may kausap tayo isang dalubasang immunologist, sabi pa, paano yan? Pagpatay na si Prince Philip, baka bumalik nga siya as a deadly virus. Hindi bali, sabi niya, papatayin din siya ng ivermectin. pero you can see that if there is an intention
no, if that is the direction of certain evil minds, no, they will find all kinds of ways, no, to implement what they perceive to be a global problem. Now, buti na lang sinabi ni Dr. Batong tungkol sa Africa. Totoo yun, no? Yung mga Africa, matagal na silang inano ng mga puti, no? Ginawa silang guinea pigs, tapos binintang pa kasi sa kanila daw nangyari yung mga andal dito, itong AIDS, tsaka yung Ebola, at tsaka kung ano-ano pa, no? Pero sa katotohanan, ito yung gawa-gawa ng mga taong ang kanilang intention talaga bawasan ang populasyon ng mundo. Bakit nila gustong bawasan? Kasi itong mga taong to, sa kanilang pag-iisip, sa kanila yung mundo. Tayong mga ordinaryong tao ay parang mga hayop lang na nagko-consume ng mga resources ng ating mga bansa. Pero sa kanilang tingin, yung bansa natin ay hindi atin kundi sa kanila. Kaya pag maraming nagko-consume ng resources ng bansa, katulad dito sa Pilipinas, ayaw nila yon. Kasi gusto nila yung resources natin ay kanila at wag natin i-consume. No? Yan yung National Security Secret Security Memorandum ni Kissinger, yung NSSM 200 niya. Yeah. Yun ang sinabi niya, that it is a national security risk for the US if these countries, third world countries, including the Philippines, no, will be allowed certain growth rates that will consume their minerals and other resources that are naturally theirs, no? So yun ang mga ganyang klaseng pag-iisip. Uh-huh. At madalas kakalungkot ang ating mga kababayan, hindi abot isipin, no? Uh-huh. Pero nasa ating responsibilidad na mailabas natin to, maski pa paano, itulak natin sa kanila para at least meron silang narinig na nila para pagdating ng problema, kaya nilang pag-isipin, no? Ang nangyayari at may kita nila kung sino ang kalaban. Kung alam natin kung sino ang kalaban, mas magagawa tayong hakbang kung paano natin lalabanan. Uh-huh. Sir Jun, meron po kayong dagdag or comment? You can go ahead. Yeah, okay. Let's go to biodiversity, no? Yung pagkakabalansin ng mundo sa population. Ako'y natira sa kibbutz ng ilang buwan sa Israel. Kung matatandaan ninyo, ang kibbutz parang may sariling maliit na gobyerno yan, na barangay sa Israel. Tapos sa kibbutz, kapag nandun ka, lahat ng mga gawain, kanya-kanya kanyang assignment. Pati sa paghuhugas ng pinggan, etc. Wala kayong mga sweldo doon, pero guaranteed na kayo mabubuhay ng maayos, makakakain ng maayos, etc. Yung eksperimentong ginawa ng kibbutz na hanggang ngayon ituloy-tuloy, sa kanilang pag-aaral, they found out that, sabi nga nila sa akin, when they found out that I'm from the Philippines, give us the Philippines and we can feed the whole world, sabi nila. Kasi nga ang bansa raw natin, mayaman sa, very fertilized ang ating soil dito sa Pilipinas. Why? Hindi lang sa Pilipinas, ganun din sa Indonesia, New Zealand at saka sa Malaysia. Bakit? Kasi marami tayong pulupulutong na volcano, especially in the Philippines and Malaysia. Dahil dyan sa pulupulutong na volcano na yan, naglalabas yan ng mga certain earthly matters. Isa na dyan ang lava. Dangerous nga ang lava. Okay, pero kapag yan lumabas at kumalat, ang fertilizer na binibigay dyan ay napakaganda para sa isang halaman. Ang isang lava, kapag lumabas yan, pumatag sa kapatagan yan,
for almost close to 100 years, yung soil na yon is can maintain the fertilization na kinakailangan ng isang vegetation, na hindi ka mangangailangan na gumamit pa ng mga synthetic chemicals na katulad ng mga ginawa ng Monsanto. Kaya nga sa kibbutz, kasumpa-sumpa sa kanila ang mga proyekto ng Monsanto. Kasi yung proyekto ng Monsanto, lahat ng chemical na ginagamit doon, na ginagamit sa fertilizer, ay nanggaling lahat yan sa produkto ng crude oil. Ang crude oil kasi, kapag yan na-process, maraming produktong lumalabas dyan. Yung mga plastic po natin yan na nakikita natin, mga artificial wooden utensils, galing lahat, produkto lahat yan ng, na nanggaling sa proseso, byproduct ng tinatawag nating krudo. Okay? Na ang lahat ng produktong nanggagaling yan, ito yung tinatawag that nilang process synthetically. Since it is coming from that kind of source, automatic yan, hindi healthy ito na kuan. Kaya naman naging popular ito dahil mura ang production. Pag pre-process mo kasi ang gasolina, bago ka makakuha ng high octane, may mga byproducts yan na mas inferior dyan. Isa na ang diesel. Isa na rin dyan ang bunker fuel, etc. etc. Tapos yung mga byproduct niyan, yun yung ginagamit natin sa plastic, ginagamit natin ng mga, yung mga artificial wooden materials na ginagamit natin. Dyan lahat galing yan. Even as asbestos. Although asbestos egal isang mineral na nanggaling sa lupa at meron ding inihalo na synthetic process na nanggagaling pa rin sa crude oil. So, yan ang mga ginamit nila at magugulat ka na kung bakit ginamit yan dahil napakadali ng proseso, double blade yan. At the same time, these are unhealthy materials. And again, ang purpose nila dyan is to depopulate the world. Okay. Yan ang mga bagay-bagay na nakamamatay talaga. Okay. Kaya nga, kaming mga pinanganak na baby boomer, nung araw wala kami ng mga mineral water, etc. Kung ano-ano yan. Mm-hmm. Ako nga, yung DDT na ini-spray sa mga kubeta sa probinsya nung araw, yung DDT na yan is na-invento yan, na-develop yan against anthrax. Ang anthrax kasi dito sa Pilipinas, na-discoverhan yan. Okay. So, nung nausong anthrax, panahon ni Magsaysay yan, ang kalabaw, kahit na ibaon mo ng halos 10 feet na chinunog mo, after few months, yung surface niyan, may makikita ka pa rin na anthrax. So, ginamitan na lang ng DDT. Ito pong DDT na to, dun sa mga ibang kaedad ko na 73 na rin, 75, 69. Ang DDT nung araw, pag inispray sa kubeta ninyo, kulay puti, ang sarap ng amoy. Napakabango. Pag naamoy mo nga yan, para ka nabusog eh. Pero without our knowing it, when we smell that, it affects our brain. It affects our heart, especially our lungs, na hindi namin alam. Pero bakit kami nakasurvive? Kasi yung mga pinanganak noong pre-war, tad-tad ng antibodies ang katawan niyan. Why? Hindi gaanong exposed kami sa mga bacteria, sa mga virus, etc. So marami kang antibodies sa katawan. So nasusurvive namin yung mga sakit na dumarating. Unlike now, ang henerasyon natin is too much in sanitation. Malinis sa lahat. Mineral water, distilled water, yan ang mga iniinom po natin eh. Alam naman natin na ang distilled water, ginagamit lang yan panghugas ng mga medical utensils. Yes. Dead water po yan. So, because of that, sa linis ng katawan natin, kulang tayo ng antibodies para labanan ang anumang pandemya na dumarating. Mm-hmm. So, konting sipon lang, it will go into influenza hanggang sa maging pneumonia. And then, namamatay na kagad ang tao because of that. Kaya, nauso ang vaccine. Ang purpose ng vaccine is to help our body develop that antibody
na para labanan yung certain na sakit na yan. Kaya lang, ang vaccine kasi napakatagal bago mo ma-develop yan. You have to get a pathogen from those who are victimized by a certain disease. And then, kukultura mo pa yan, pararamihin mo. And then, from then on, makaka-extract ka ng isang chemical na kung tawagin natin a vaccine. Okay. Pansinin ninyo na ang sabi ko, inaabot ng 3 years yan. And kung minsan, after the animal trial, clinical trials, and so forth and so on, ginagamit mga hayop, especially mga monkeys, rats, etc. Kapag nakalusot na dyan at nakita na nila ang mortality rate, ang epekto, adverse effect, etc., then that's the only time they will release it to human for final usage. But even though, kapag ka nirelease pa rin nila, they're expecting na hindi 100% na guaranteed na hindi ka natatamaan ng sakit na yon. Why? Kasi meron tayong mga pagkakaibang mga tao. Ang vaccine kasi, kapag itinuturok yan, kinukonsider dapat ang blood type ng isang tao. Yung blood type O, O positive, A, AB, blood type B. Ano? Meron niyang mga anti-reaction depende sa blood type mo ang mga vaccine. Hindi yan basta-basta itinuturok na lang. Kaya that explains why itong dengvax sa po natin, marami nakasurvive, but at the same time, marami din po ang nagkaroon na adverse effect. Mm-hmm. Why? Because of that. In fact, ang nakakakilabot dito, itinirok ito ng kung sino na lang. Mm-hmm. Hindi natin malaw kung talaga expert sa medical field yun or what, na hindi man lang tinignan ang background ng mga bata na tinurukan. Doon sa mga hearing nga, we found out na ang tinurukan yung mga tinamaan na dati ng dengue. Yes. Na kaya lalong lumala na kuan. Yun ang nakakatakot sa vaccine na yan. Ano pat kung pag-isipan mo, since ganyan pala ang development ng vaccine, bakit itong vaccine natin ngayon? 3 months lang yata inaamin ng mga producer na walang human trial pa ito, kundi ito na nga. Wala pa. Itong ginagawa nila. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang, oo. And malakas ang loob nila, although inamin na nga nila, inamin na ng Pfizer, inamin na ng AstraZeneca, lalo na ang Moderna na pag-aari ni Bill Gates, na ang vaccine na ito will not give you the guarantee na hindi katatamaan itong pandemic na sinasabi nila. Tuloy pa rin na nakamask ka, nakashield ka, etc. And normal lang yun na hindi nila magarantsahan bakit kamo. Kasi alam naman nila na clinical trial stage pa lang tayo. Okay. So, doon pa lang sa puntong yun, hindi tayo dapat magpabaksin . Kaya lang, malaki ang tiwala nila na magpapabaksin ng tao. Bakit? Ang ginamit nila is fear factor. Fear factor ang ginamit nila. Paano nila ginawa yan? Tinulungan sila ng major, ng media. I'm sorry, hindi ko sinasabing lahat. Ano? Ang media talaga, malaking bagay ang media sa pagbabago ng mundo. In fact, ang media is, to me, ang tingin ko nga sa media, mas powerful kaysa presidente ng isang bansa. You can never be a president without the media. Okay. So sa tulong ng media, napagtagumpayan nila yung tinatawag na fear factor. Okay. Na nung ma-establish ng fear factor sa mga tao, inintroduce ang vaccine, ako na natakot na, naghahabol ako ng vaccine. In fact, ako pa nga ang gusto ng... Ikaw pa yung mismong hahabol. Oo, dahil natatakot ka na na hindi mo na pinag-isipan na kahit na sinabi nila na hindi safe ito, tutuloy ka pa rin talaga. Kaya salamat naman. Yun nga yung hindi maganda, Sir Jun. Hindi ko nga po ma-imagine, and in fact, tinanong ko ito sa mga expert vaccine panel natin, even sa head, lalo na kay Dr. Nina Gloriani. Sabi ko, bakit pumayag tayo ang ating bansa na
wala man lang pananagutan ang manufacturer kung halimbawang may mga adverse effect itong bakuna na ibibigay sa atin. Ang reason nila ay dahil pandemya, may emergency need. Yun lagi ang sinasagot nila sa akin. Kaya sabi ko, eh malaking problema natin pagka ganun, 'di ba, Sir June, Sir Butch? Ang pandemya kasi, magandang gamitin ang pandemya eh. Kaysa magdeklara ka ng world war, mas marami mamamatay sa pandemya, lalo na sa fear factor, kaysa sa makipag-gera ka. Mas expensive ang magdeklara ka ng gera dahil mamahalin niya yung mga bombang ginagamit. Pero ito magdeklara ka nito, eh walang labanan. Kasi yung mismo bibiktimahin mo to depopulate the world, sila mismo yung nagpipresenta na eh. Na tangkilikin yung produkto mo na ang hindi nila alam, yung produkto na yan, yan ang kikitil sa buhay mo. Yan yung papatay. Kaya magaling ang nagplano nito. Talagang may evil mind ang talagang gumawa nito. Na yun nga sinasabi ko, pero wag na mo ma-offend din na. Pag may evil mind ka kasi, and hindi mo alam yung plano nila, ikaw yung madaling matakot eh. Pero kapag ikaw ay may faith sa tinatawag na creator mo, wala kang dapat katakutan eh, sa totoo lang. Eh. Agree. Hindi yan ang mga paraan para ikaw ay makasurvive. May mga ibang paraan para makasurvive. Kaya itinulot ng Diyos na may mga doktor pala na hindi pharmaceutical doctor. Yes. In-explain yes. ko na sa iyo, Cathy. Oh. Hiniram ko lang yung word ni Dr. Alan Landrito. Na almost 90% in our estimate, not only in our country but in other country, are pharma doctors. Ito yung mga doktor na ang negosyo ay mag-prescribe. Yes. Na, commission sorry sila to dun, say. Eh. Kasi nga, siyempre, mauuna sa kanila yung sikmura nila kasi yung oath nila nung sila graduate. Pero ginagamit nga po nila yung oath nilang yan eh na hindi naman daw sila gagawa ng anumang makakasakit o magdudulot ng kamatayan ng tao. Actually, you heard Dr. Lulu Bravo during the National Press Club, di ba, sa Engineer June. But on the other hand, siguro iwanan ko lang saglit itong usapin natin tungkol sa bakuna. Kasi gusto kong samantalahin ang pagkakataon dahil kayo ay isang nuclear scientist. Gusto kong malaman kasi maganda sana isa sa masasabi nating mabilis na pag-unlad natin at magiging maayos ang ating ekonomiya na magkakaroon ng contribution, ika nga, etong pagpasok ng ating bansa sa nuclear energy. What can you say about our Bataan Nuclear Power Plant, nuclear energy sa ating pong bansa, Sir June? Kasi meron kang history, probably, like Professor Butch, meron din siya because of his involvement dito sa kampanya po dahil sa Atoms for Peace, si Professor Butch. Sir June? Okay. Itong sa nuclear, nung yan dinidesign pa lang, nagbid yan ang Alstom, nagbid yan ang Westinghouse, nagbid ang GE. Ang nanalo dyan is Westinghouse. Okay? Uh-huh. Estudyante pa lang ako noon, actually. Pero nag-aaral na ako ng nuclear engineering through correspondent sa US. In fact, I was the very first corresponding student nila sa MIT sa Boston noong mga panahon na yun. Anyway, natayo yung nuclear power plant kasi sang-ayon sa economic study po nila, lahat ng economies ay sumasang-ayon na with the use of nuclear power plant, talagang aasenso ang economy. Why aasenso yung economy? Kasi lahat ng production natin sa anumang bagay ay magiging affordable. Bakit affordable? Kasi ang cost ng electricity natin ay bababa. Pangalawa, ang nuclear power plant so far sa aming pag-aaral noon is the safest system of producing energy. Wala pa naman nuclear power plant talaga na nasira ng dahil sa kapabayaan. Yung nangyari po sa Chernobyl
eh, one yan, espinadyan. Talagang sinadya yan, may nangyari dyan. At yung nangyari sa Long May Island, eh, ginantihan lang nung gumawa doon sa Long Island. Eh, politika yan eh, na kwan. Okay. Doon sa mga pangyayari, ang Chernobyl, gumastos ng another $2 billion para i-meltdown lang yung planta. Na inabot ng 15 months bago nila na-meltdown. Bakit umabot ng ganun? Kasi itinayo nila yan sa isang napakatigas na pundasyon. So hindi nila na-meltdown kagad. Ngayon, nangyari sa Long Mile Island, eh ganun din. Na kung gumastos na mahigit $1 billion sila para lang ma-meltdown. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas, ang unang in-experimento because of the problem of meltdown, kuya, may masabotahe, et cetera, na walang maapektahan doon sa nuclear fallout, eh lagay natin sa isang lugar na hindi namang on top ng putik or isang bagay na malambot. So nilagay namin yan, nilagay nila yan, okay, sa Mount Natib. Bakit Mount Natib? Nandyan ang isang pinakamalaking dormant canal, volcanic canal. So, insakto yan. So, on top of it. Kaya kung may mangyaring sakuna or whatever, at gusto na nating i-meltdown para maging shape ang kapaligiran, in few days, or maybe in 24 hours, pwede mong ilubog na yan doon. Isama mo na sa volcanic debris sa ilalim. So, madali mo siyang ilibing, kumbaga. Ngayon, yun ang isang naging political issue noon. Sabi nila, hindi safe yung nuclear power plant because it's on top a volcanic canal. Alam mo nung sinabi nung administration yun, maraming bansa ang natawa eh. Maraming bansa ang natawa ron. Si Maharlagmay po ang nangangampanya niyan eh. Na, Ngayon, kami naman noon, gusto namin ipaliwanag yung side namin, pero major networks, ayaw kaming pagsalitain. Ang nakalulungkot, meron tayong anim na nuclear engineer na nag-graduate ng UP, eh nagtaka kami at naging tahimik din sila. For whatever reason, hindi namin alam. Ngayon, pangalawang issue, yung nuclear fallout daw. Okay, kung fallout ang pinag-uusapan, kami mga engineer, inaamin namin na meron talagang radiation. Daily radiation na lumalabas yan. Di may iwasan yan. Talagang meron. Pero, ang measurement naman ng radiation fallout niyan daily, wala pang 100 millirem eh. Ang katawan ng tao, ang maximum na pwede nating ma-absorb, radiation na ma-absorb daily, is 500 millirem. In fact, wala sa ating nakaka-absorb ng 500 millirem of radiation daily. Kung ma-absorb lang sana natin yan, hindi tayo gano'ng magkakasakit. Para ma-absorb mo yan, 500 millirem, umexpose ka sa labas from 6:30 until about 7:30 in the morning. Tapos sa hapon naman, from 4 o'clock to 5 o'clock. Pero sino sa atin na na-expose sa araw ng ganyan? Maliban siguro doon sa mga nagtatrabaho sa bukid na hindi maiwasan. Kaya malalakas ng mga taong yan eh. Kasi, yung radiation sa katawan nila na kinakailangan ng katawan natin na para matimpla yung alkaline at acid sa katawan natin, eh na-absorb nila. Na yan ang kakulangan natin ngayon, kaya tayo madaling tamaan ng mga sakit. Yung vitamin D na sinasabi na nakukuha lang sa araw. Eh ngayon nagiging popular ng vitamin D because they found out na most of the Filipinos, hindi lang Filipino, sa Asia, eh yan ang kakulangan kasi lahat tayo umiiwas sa exposure sa araw. Again, merong konting pagkukulang sa kaalaman dito. Kaya kinatakutan ng taong araw, ng mga Pilipinong araw dahil nga sa palasak na skin disease na sinasabi nila. Oh, tsaka radiation daw. Radiation daw, okay. Sabi ng mga so-called pseudo-environmentalists. Yes, pero yung kaalaman na yan, gawa rin ng pharma yan. Yung mga beauty products ang gumawa niyan para maging mabili yung kanilang produkto. Na
ang mahirap dito, ang mga big pharma, they exaggerate the causes of diseases so that hindi mo iiwasan mo talaga and kakapit ka sa patalim dun sa kahit na mahal na produkto nila. Parang ganun ang ginawa sa atin dito eh. Yung fear factor, since na-establish na, kahit na aminin mo na na yung produkto mo eh walang ganong bisa, pero pwede kang bigyan ng pag-asa, kakapit na sa iyo. Kasi wala sila nakikita ng alternative eh. Mm-hmm. Oh, kaya, eh ngayon, lumabas yung ivermectin, may alternative pala. Okay. Professor, oo, si Professor, meron po kayong additional information kasi si Professor po eh malalim din po ang kaalaman tungkol dito dahil involved po siya sa maraming activities dahil sa pro nuclear energy po yan. Prof. Nakikinig lang ako sa mga story ni Dr. Batong. Siyempre, magkakaiba kami sa mga iba-ibang mga detalye, no? Tungkol diyan sa pero hindi na kailangan pag-usapan yung pagkakaiba. Ang kailangan pag-usapan natin ngayon ay ano ang dapat gagawin, no? For example, kung nandito kasi Mr. Batong dati nandiyan ka kay Ramos, no? Eh siya nagpasara at binenta niya yung mga gamit dito sa nuclear power plant. Inububigla eh. Eh sana kung nandun ka sa posisyon na yon, sana binatukan mo din siya, no? Sa sinasabihin mo wag niyang gagawin yun. Dahil yung sa ginawa niyang yon, no? Ang dami pong ngayon nagdadaan sa kahirapan, no? Dahil sa kanya eh, no? Dahil doon sa ginawa niyang yon, no? Pero bagamat ganyan ang pwede natin sabihin, maski na nangyari na yun eh, hanapan natin ang paraan kung paano tayo magkakaisa para ma-restart natin yan. Sa aming pagsusuri, at ako nakausap ko din yung mga ibang scientist na mga Rosatom, at dito sa KEPCO, na dinaanan nila yan, kinausap ko din mga ambassador. At sabi nila, ang plantang yan ay can be rehabilitated because it is brand new. No? Ako din, naniniwala dyan kasi hindi naman talagang pinaandar. Tinesting, yung pong unang-unang general manager dyan, si Fidel Correa, na ngayon na yumaon na, ay matali ko pong kaibigan at madalas namin pinapag-usapan yan. At alam ko po, siya yung unang general manager dahil kinonfirma yon yung isa pong kaibigan ko din na si Ronnie Velasco, yung Minister of Energy noon, no? At marami kami din alam na detalye dyan. Kaya sinasabi ko lang na kakaiba lang konti yung detalye natin. Pero importante, wag yun ang tignan natin. Ang tignan natin, anong gagawin natin? Since nandyan na yan, isa po kami sa nagtutulak na umpisahan yan. At ang budget na inihingi nila ng Rosatom tsaka ng KEPCO ay kulang-kulang sa $1 billion. Now, kung magtatayo ka ng isang planta na ganyan, kalaki, ngayon, aabutin ka ng $8 billion. Tsaka ang construction period mo is about 6 years. Eh, kung sa rehab lang, we will be able to get that running, sabi nung Rosatom, in less than 18 months. No? So napakalaking advantage ko nito. Isa pa sa aming mga itinutula ay kailangan meron tayong Nuclear Energy Development Program. No? Yung Nuclear Energy Development Program ay hindi magtatayo ng ganyang din planta.
ang amin pong sinasuggest na namin sa Pangulo ay magtayo ng itong SMRs, itong mga maliliit na nuclear power plants na meron na ang Amerika, meron na ang China, kaya na nilang i-manufacture, ang Russia, kaya na nilang i-manufacture, pati ang India, kaya nilang i-manufacture. Pati ang Korea, siyempre, kaya nilang i-manufacture. So maraming mga modelo tayong pwedeng pagpilian. At napakamura compared to the big ones, and the time needed to construct them is only 1.5 years, no, to construct, because they're very small. They're right now, alam mo ba, parang yung kakaiba, dati may Cadillac, lalaking kotse, pero yun ang modelo ng ating BNPP na brand new pa. Pero ngayon, meron na mga bantam cars, ang liliit, mabibilis, di ba po? Ganyan din ang sitwasyon dito. There are smaller ones, no, pushing 200 megawatts, 100 megawatts. Meron pang 50 megawatts kung yun ang gusto mo. Ang up to 300 megawatts yung mga SMRs. Now, the beauty of this proposal that we had made, and I'm proud of it, is that we will have a nuclear energy development program that can that's not going to cost the government a single cent. How will that be? You see, the BNPP debt is already fully paid. Wala nang utang na babayaran dyan. Pag mapaandar yan, at let us say we get Westinghouse to run it, they will put up the 1 billion and we give them the capacity to recover their investment. For sure, there is a lot more that will be left because of the nature of the power generation. For sure, there is a lot more that will be left for us to put up another and finance another small one. And then this small one, after a year and a half, we can produce another one or two more small ones. So that ang computation namin, within 6 years, we will have at least 10 nuclear power plants all over the country, no, at a very minimal cost to the government, if at all. But the way we see it, almost no cost to the government. Imagine that, a nuclear energy development program, no, that was self-financed, no, because your BNPP is free of debt and can produce and produce the financial capabilities of putting up other nuclear power plants. This is very important. Kasi ang energy is a basic infrastructure. Yan ang pinaka-fundamental among all infrastructures, energy and water, no? And this is where it is very important that we get, if ever we were borrowing money from China or from whoever, this last time of Digong, no, we should have borrowed money to start these nuclear power plants. No? What instead, we borrowed money for every other thing except energy. No? Hindi tayo pumasok dyan. Merong isa, ang pinasukan niya, solar energy, commercial loan pa. Never mind already ang solar energy. Huwag na natin pag-usapan ang pros and cons yan. Pero ang nakakalungkot, bakit ba ang ating bansa ay ayaw payagan ng mga World Bank at ng mga ibang international financial institutions na ponduhan, pati ADB, ponduhan ang nuclear, no? Power plants. Poponduhan nila daw ang coal, pwede na rin ponduhan, pati na ayaw nila. Pati na dito sa hydroelectric, no? Na pina-privatize nila dahil Ramos started to privatize everything. No, alam mo 'to si Ramos, maraming kasalanan sa
sa taong bayan niyan. Pre-advertise niyan. Ngayon, we are paying among the highest electricity rates in the world. We are paying among the highest water rates in the world. And it is only going to these few people we call oligarchs. No? Why? Because they lobbied for it and the government officials gave it to them. These are public utilities that must first benefit the public and not the private interests. This is the sad part of our economic situation. No? And so we are left with this kind of crisis. At dumating pa yung COVID, grabe ang namamatay sa COVID. Mas grabe pa ang namamatay dahil may COVID. Meaning, masama na nga yung may namamatay sa COVID. But for every one person who dies of COVID, there are about 30 others, maybe even 40 others that will die because of other diseases caused by starvation, caused by malnutrition, because they do not have jobs and they are not able to survive. Our economy is run by works, because we have a what they call underground economy. Sino ba itong mga underground economy? Yan ang nakakaraming mga Pilipino ngayon sa ating bansa. Yung mga OFW, siyempre, tuloy ang binibigyan na, pero paliit ng paliit na lang. Pero yung underground economy, ito yung mga isang kahig, isang tuka. They are the daily wage earners. Pag nag-lockdown ka, no, nagserado lahat ng kanilang pamamaraan para mabuhay, no, ano ang gagawin nila? Ito na nga, nagsisimatayan, pero ayaw, hindi i-re-report ng Department of Health yan. Ang i-re-report nila yung COVID. Kanya nagkakagulo sila sa kanilang mga datos. No? Dati, wala pang COVID before the COVID came up. There were already, per data of Department of Health, 75,000 people were dying of pneumonia. No? Tapos, nung nagkaroon ng COVID, no, eto nang sabi nila, meron mga namamatay sa COVID, ganyan. Pero ang namatay daw sa pneumonia, no, na hindi COVID, ay 15,000 lang. Can you imagine, ano ba ibig sabihin ng datos nila na yung COVID was a cure to pneumonia? Di ba kagaguhan ng mga lumalabas na ganyan? This is really how stupid. Kayo ay nakikinig sa Katipunan Channel, your channel for the future. Ito ang nangyayari sa atin ngayon. No? Importante. Ano po ang solusyon na sinasabi namin para hindi na tayo tatagal? Ang sinasabi po namin, kinakailangan no, yung mga may hawak sa kuryente, sa tubig, pati na sa telecom, mga public utilities, yung mga kumpanyang yung mga yan, kailangan i-dismantle ng gobyerno at ibalik sa gobyerno ang mga public utilities para mabawasan ang singil sa taong bayan. Ang kinikita po, ang kinikita po ng mga electricity industry is something like 2 trillion pesos a year. In telecom, it's another 2 trillion pesos. And in the water, it's about 1.5 trillion pesos. Alam niyo po kung ilang kumpanya lang yan, 10 lang yan. Bakit nila hawak yan? Binigay kasi ng gobyerno, inumpisahan ni Fidel V. Ramos. Yung Valdez niya ay hindi ko kamag-anak.
pag meron nagsabing kamag-anak ko, nagagalit ako, no? Kasi po, napaka, hindi ko alam kung katangahan niya o kasamaan niya ang nangyari diyan. Pero nangyari na. So what do? We have to dismantle that and allow government to take it over. You will only take over the management and the policy making group. The operations people, yung mga professionals, mga inhinyero, nagpapatakbo ng mga yan, no? Ay may iwan dyan. At sila pa rin ang magpapatakbo at hindi sila mawawalan ng trabaho. Pero yung mga oligarko na kumikita ng lakas, limpak ni pa, alam nyo ba, sa ang sabi nila, ang pinakamaliit na household sa Pilipinas, ang gastos nila 3,000 isang buwan. Sabi sa Senado, 3,000 pesos a month ang bayad nitong mga household. One household is 5 people for electricity. Now, out of that 3,000 pesos a month, 2,000 is profit of the oligarch. 1,000 goes to operations. So makatuwid, 2/3 of what is being charged, no, goes to this oligarch. So when the government takes over, it can provide a discount on all public utilities of not less than 50%. The maski na 2/3 kayang ibigay ng gobyerno. Ano mangyayari? Magkakaroon ng automatic savings yung tao. Kasi ang babayaran niya dapat 3,000 pero sasabihin discount. So 1,000 na lang ang babayaran niya. So meron siyang 2,000 para sa kanya. Ganyan din ang mga negosyo. Yung mga businesses will also be earning 2/3. At mapapaandad nila yung kanilang negosyo by that discount. What is the beauty of this system? The beauty of this system is you're able to give back to the people almost 4 trillion pesos a year of money that is not borrowed. Hindi natin uutangin yan kasi galing lang yan sa mga oligarko na kukunin natin yung kita nila. Money that is not borrowed at binigay natin agad-agad sa savings to the people, and money that is not inflationary kasi hindi ka nag-emprenta ng pera para dyan, at money that is free from corruption. Bakit? Diretso sa tao. Imbes na 3,000 ang babayaran niya, 1,000 na lang. In effect, diretsong naibigay yung 2,000 sa kanila. No? So this is free of corruption. Now, in the businesses, the same thing is going to happen. They will be saving 2/3 of what they used to pay Meralco and the other electric companies. So what happens there? The whole industry, the whole economy is being boosted by 4 to 5 trillion pesos a year. Money that's not borrowed. This is a big booster. Ito ang tawag namin mahiwagang bakuna. Kasi hindi lang to, this is not just to survive. This is already an economic recovery program. Yeah. Yan po ang amin niya sinasabi, itinutulak. At nagkakaisa na po ang maraming mga organisasyon. Kung ano-ano man ang kanilang karaingan, sa kanilang mga groups, pati na yung mga revolutionary government, pati na yung mga iba-ibang pamulitika, wala pong color na politika ito, walang nothing, no? O, nagkakaisa lang sila. Bakit? Kasi naiintindihan ng tao ngayon
na pwede natin gawin ito para maisalba ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. More than a year na po natin itinutulak ito. Ngayon, bakit ayaw ni Duterte? Yun ang dapat natin palaging itinatanong. Kasi ang dalas, minumura niya yung mga oligarko, pero pagkatapos, wala naman siyang gagawin. Minsan, nagsosorry pa siya sa oligarko. No? Pero ito yung mga talagang kalaban ng taong bayan. Kaya kanina sinasabi ko, kinakailangan malaman ng tao kung sino talaga ang kalaban. At pag makita natin kung sinong kalaban, alam natin kung paano iremedyohan at ano ang panglaban natin. Ito po ang panglaban natin. Ang ating Pangulo, nakasaad sa ating saligang batas, may mandato ng saligang batas na in times of national crisis, he has demanded to declare a state of emergency. Dito po sa Article 12, Section 17 and 18. He has demanded to declare a state of emergency to take over all of the public utilities, no? For temporarily or permanently. No? Ito po ang sinasabi sa ating saligang batas. Kanya itinutulak po natin sa ating Pangulo to follow the Constitution because this is what is stated in the Constitution. Yun po ang posisyon ng KDP at ang aming posisyon. At pag nagawa natin po ito, yun ang unang-unang kailangan gawin. Pag nagawa natin ito, planuhin natin ang pag-start ng Nuclear Energy Development Program at all power generating systems must be turned over back to the government. Government will repay whatever investments they have made in this energy project. And I will tell you, very little. Like, why? Etong si Ramos, Presidente Ramos, no? Nung kapanahon na niya at pinigil na niya itong nuclear power plant, nag-umpisa siya ng energy development program. At dahil ang ginawa niya, binuksan niya ang power projects. At itong mga, at nagsabi siya, lahat ng tatayo niyong power projects, itayo niyo na ngayon. And because government will guarantee all the power that you are going to generate. Guaranteed ng gobyerno. Now, itong mga negosyante, pumunta sa mga nagpapautang sa labas. Sabi nila, oy, ang Pilipinas, ginagaranti ang power projects. Pahiramin mo kami, no? At itatayo natin yung power generating plants. At mag-charge ka na ng kung anong gusto mong i-charge kasi guaranteed ng Philippine government ito. Ito ang isa sa hinamatay ng ating ekonomiya. No? So, gusto sabihin, itong mga oligarkong to, na gumawang ganyan, laway lang ang kapital nila. Hiniram nila ang power generation funds to put up the plants. And then, they got the business. And then, whatever is the cost of the loans to put this up is charged to the government and the government charges it to the people. But what happens when the government was charging it, it was initially transferring its cost to the National Power Corporation. At sabi nila, oh, ang laki-laki ng utang ng national power, kailangan i-privatize natin ang national power. Doon pinagbebenta ang mga assets natin, lahat ng assets natin. Buti na lang, ang Bataan Nuclear Power Plant is not owned by National Power Corporation. It is owned by Philippine government. So it was not part
of what was being privatized. No. That is basically the story. Kanya, kinakailangan i-reverse natin lahat ng ginawa ni Ramos, ginawa ni Gloria, ginawa ni Noynoy. At hanggang ngayon, ipinagpapatuloy ni Duterte. That is the only that is the only economic program that will work for us today. There is nothing coming out of the economic advisors of Digong about the present situation. They cannot even now guarantee that the moment the vaccine has arrived and been implemented, they cannot really be sure that our economic recovery is going to work. Why? Just being, oh, it will be go back to normal. That is bullshit. You see, the situation we have now, our unemployment rate is upwards of 75% unemployment rate. When the U.S. collapsed before World War II, in 1929 up to 1933, when it collapsed, it was called the Great Depression. That Great Depression of the U.S., where people were going hungry and dying in the streets, the unemployment rate of the U.S. then was 50%. Tayo po ngayon ay 75%, at wala tayong panghabol dyan. Wala tayong panghabol. Tuloy-tuloy tayong mas marami ang mamamatay. Ito yung depopulation na sinasabi natin. Pero kinakailangan i-reverse natin to, gamitin natin ang ating kakayanan, ang pag-iisip, para mabaligtad natin ang patakbo ng ating pamahalaan, ang ating bansa, at makikita natin, mabubuhay po tayo. At hindi lang mabubuhay, hindi lang magsusurvive, uunlad po tayo. Uunlad tayo at meron tayong kapasidad dyan. Yeah. Actually, Sir Butch, no, natutuwa ako. Ang importante kasi dito, bagaman alam natin at sabi nga ninyong dalawa na sadya itong depopulation program, sadya itong kahirapan at kagutuman sa maraming bansa sa mundo, ang importante dito ay may solusyon. At maganda siguro kunin ko rin ang ni Sir June bilang siya ay mismong na-involved nung panahon naging undersecretary siya ng Department of Transportation and Communication. At more or less may idea siya tungkol din dito sa binabanggit ni Professor. Sir June? Nung pong time na yan kasi, hindi ako ganong na-involved sa energy. Pinananalangin ko nga sana noon, ni matap ako ni President Trump sa portion and the linya ko. Kaya lang, tama si Professor Valdez sa lahat ng sinabi niya. Mm-hmm. Ang major utilities talaga, hindi dapat napupunta sa kamay ng privado yan. Tama. Yan ang serbisyo ng gobyerno na dapat niyang ibigay sa mga tao. Sa ngayon, wala nang serbisyo ng gobyerno. Wala na. Ipinamigay na lahat sa kamay ng mga namumuhunan. Kaya we are at the mercy of this so-called oligarch nga ang tawag natin. Mm-hmm. Kung matatandaan po ninyo, nung panahon ni Presidente Ramos, ipinagbabawal na kung ang negosyo mo ay sa telecom, pupunta ka sa real estate, pupunta ka sa nawasa o sa energy, bawal yon. Kung mm-hmm. Energy ka lang. Mm-hmm. Kaya ang Meralco hindi maka-expand ng gaano eh. Hanggang doon lang sila sa Benpress. Okay? Ngayon, kung nasa communication ka, hanggang doon ka lang din. Sa ngayon, ang nangyayari, tama yung tinuran ni Professor Valdez, tumbok na tumbok niya yun, na sangayon sa law of enterprise, tulad na lang ng PLDT, kung saan ako naging empleyado noon, dapat talaga dyan, yung 40% to 50% ng kinikita namin, ilalagay namin sa operational cost or expansion, yung pagkaka-improve ng utility services namin. Pero sa ngayon, hindi na nangyayari yun. Yeah. Let's go back to
the Business of Money Pangilinan, itong PLDT. Mm-hmm. Kaya sumama ng sumama ang servisyo ng mga yan kasi yung kinikita nilang profit, in-invest nila sa real estate. Di ba? Ang dami real estate na kontrolado ng mga direktor ng PLDT. In-invest din nila sa hospital. Halos lahat na ng hospital, binili na ni Manny Pangilinan niya. Hindi tayo sa naiinggit, pero para sa akin, maling-mali po yan. And at the same time, ang Globe. Let's go to Globe. Telecom din yan. Pero bakit ang mamahal ng pagbebenta nila ng data sa atin? Oh, kasi malaki ang kinikita nila. At yung kinikitang yan, hindi inilalagay sa improvement ng telecom network. Kundi inilagay nila sa real estate. Nasa real estate na rin yan, ang Globe. At inilagay na rin nila sa water. So, yun ang malaking pumatay sa economy natin. Sumasang-ayon ako kay Provider Valdez. Ang ganda ng analysis niya rin. And isa tayo sa bansa na talagang ako, pag sinasabihan na estupido ang gobyerno natin, I'm sorry, pero sumasang-ayon ako sa kanila. Bakit? Ano bang definition ng estupido? Ang definition niyan is yung kawalan ng common sense. Itong ginawa ng gobyerno natin, time pa naman namin, ha? Is ka-estupidohan nga, ika nga. Ako naman noon, Professor Valdez, na-assign ako doon sa Municipal Telephone Program kasi kami ang nag-propose po na i-deregulate na ang telecom. Kasi nga, monopoly ang telecom noon eh, ang PLDT monopoly. kaya hindi tayo umasenso. Nasa digital system na ang mga ibang bansa, tayo analog pa rin tayo sa Pilipinas. Hindi natin makumpel ang PLDT kasi nga, monopoly nga, wala silang kakompetensya. So, ang ginawa po namin yun, dineregulate namin yan. So, we invited so many players. Yan, pumasok na ang Nextel, pumasok ang Globe, pumasok ang Smart, etc., etc. Nung time na ginagawa namin yun, kinakantsawang kami kasi pito yung inaprobahan namin. Ang philosophy naman namin doon, dyan sa pitong yan, sigurado may iwan dyan hanggang tatlo lang. And true enough, nagkainan sila hanggang saan natira na lang Globe, Smart, and Sun. Ngayon, meron akong gustong ma-enlighten sana kayo. Under the deregulation law, dapat talaga tatlo ang major players. Pero ang pinagtataka ko, nung itong nag-swap ng share of stock si nasirang John Gokongwe with Smart, nawala yung third player. In fact nga, napakaganda nun eh, kasi hindi makapag-angat ng presyo ng data itong PLDT sa Globe. Dahil si Sun, ang ganda ng presyo ng mga inaalok niya. Ang mura eh. Pero nung naging dalawa na lang silang player, nandyan na ang collusion. Mas madali mag-usap kasi ang dalawang oligarch na, partner, pagtulungan na lang natin to. Ang presyo natin, tag natin sa ganito. Kasi anyway, dalawa na lang tayo. Yun ngayon ang nangyari po sa atin. Kaya hindi lang sa energy tayo pinakamataas sa buong mundo, kundi sa presyo ng data, tayo rin halos ang pinakamataas sa data. Kaya yun ang naging problema po natin dito. Although, kung magko-concentrate lang sana, kung ibabalik lang yung pamamaraan nung time ni President Marcos na exclusive lang ang mga enterprise sa business na ino-operate nila, siguro babalik yung servisong napakaganda na yan. Nakuha. So, yun ang isang enlightenment na ginawa natin na kailan malaman nila. At ako'y nagtataka rin naman sa Kongreso na alam naman nila kung ano ang sinasabi sa telecom law, kung bakit tiniyagan nila na mag-merge yung Smart at saka yung Sun. Dapat sana hindi nila pinayagan yun. Kaya kita mo ngayon, naglabas tayo ng kwan, nag-imbita tayo na dapat magkaroon ng third player. Oo. Pero kaya nandyan yung dito. Yes. Kaya lang, I doubt kung magiging effective din ang dito. Kasi
sa nakikita ko ngayon, hindi na nasunod yung mga ipinangako nila na kung anong pace ang mga matatapos nila. In fact, sa ngayon, medyo parang delay na po yata sila eh. Okay. Na later on, kahit na lumabas yan, hindi rin yan magiging sagagbal para sa dalawang telecom network ngayon. Dahil sinisiguro nila na sa investment nandito, makikisunod din yan, hindi yan mag-o-offer ng makakasira dun sa kasalukuyang negosyo nitong dalawa. So, hindi yan magkukumpit. Ang tingin ko rin, makikisunod din yan. So, I just hope na kung narinig man nila tayo ngayon, na sana patunayan nila na mali yung sinasabi ko. Ipapanalangin ko na mali yung sinasabi ko para ito sana dito ay maging hero. Para rin po kayong si Professor Butch, sabi niya, sana nga mali ako. Kaso mo, tama siya eh. Tama rin kayo. Ipanalangin natin na mali yung sinasabi ko. Nandito, sana mag-play hero yan na ibagsak na yung presyo niya para sumunod itong dalawa. Ang importante po dito sa ating pinag-usapan ngayon ay may solusyon. Ang tanong na nga lang dito, gaano katapang at kaseryoso ang ating pamahalaan para gawin ang solusyon? Kasi merong solusyon, di ba? Para po ang kahirapan at kagutuman, talagang mawala yan o kung di man tuluyang mawala, at least mapigil siya. Not unless kung ang pamahalaan mismo ay may programa rin talaga o nakikiisa sa programa ng depopulation ng mundo. Hindi ba, Sir John? Pero huwag kayo mawala ng pag-asa kasi unti-unti ko kayong i-enlighten sa advanced technology na nangyayari. Mm-mm. Nandyan ang solusyon. Kasi tulad nung sinasabi natin, tama yung sabi ni, sa ngayon, tama yung sinasabi niya na para maging mura yan, tuloy natin ang nuclear. Yes. Kaya lang, bakit hindi maituloy? Kung i-examinin yung constitution natin, na yung ginawa nila Cory noong araw, talaga yung pinagbawal ang nuclear power plant. Nasa constitution niya. Nasa constitution, nilagay nila eh. Ma-amend mo na yan. Ngayon, kung hindi man ma-amend yan, may solusyon kami riyan. Yung sinabi ko sa yung thorium energy. Actually, Sir June, si Professor Butch ay may binabanggit siya na, Sir Butch, may binabanggit po kasi siya na hindi na kinakailangan na gumawa pa ng batas para maamyendahan ang revival ng Bataan Nuclear Power Plant. Professor, kasi kanina nag-uusap kami at sabi mo executive order lang ang ginawa ni Cory during that time. Minotball ni Cory yan eh, no? She mothballed it by a executive order. You can actually restart that by also an executive order. You don't need a law. There was no law ever passed that said that Bataan Nuclear Power Plant is going to be mothballed. Walang ganyan eh. It was an executive order. So, if that's the prerogative of the president, then let it be this president also to push that prerogative. But it is, maski na ganyan, gagawin nila, lalo na yung mga kumukontra sa Bataan Nuclear Power Plant, ididibate nila yan. Ipaglalaban nila na wag puntahan yan, wag buksan yan. Ang mga ayaw na buksan yan ay yung mga kaliwa, yung mga ideologues, tsaka yung mga environmentalists. Kasi dito sa Pilipinas, karamihan sa mga kaliwa ay sila mismo ang environmentalists. Kasi ang punot dulo ng ayaw nilang mangyari, magkaroon tayo ng kaunlaran. Dahil pag may kaunlaran, magkakaroon ng trabahong tao at mahihirapan itong mga kaliwa mag-recruit ng kanilang mga kasamahan. No? Ang isa pang nangyayari dyan, pag hindi mo bumuksan yan at hindi tayo makakaunlad, matutuloy at lalala ang ating poverty situation. And when that happens, there is people continue to die and will
will be relegated to lower level of quality of life. No, we must remember that ang kasabay ng nuclear power plant na yan ay yung Korean one sa Korea. No? Yung sa Korea, kakambal niya yan. Tayo, papaanda rin natin sana yan sabay. Kasi sabay ginawa eh. No? Pero itong si Marcos, sabi niya, nagkaroon ng Three Mile Island. Sabi niya, hintayin na muna natin. Pero yung Korea, pinaandar nila. Tapos, sabi niya, palakasin niyo yan. Dagdagan niyo yung kung anumang kakailanganin palakasin. Pinalakas yung structure ng Bataan Nuclear Power Plant. So it took another 2 years before it was ready to be fired. By that time, nagkaroon na tayo ng people power. No? At hindi na napa-under yan. Dahil ang nagpa-delay talaga dyan, ang U.S. Embassy, si whatever his name is, no? At kunwari, nagtatanong siya bakit wala daw hospital na katabi ng nuclear power plant, baka kung may mangyari, wala daw tayong class A hospital na malapit dyan. Ayaw niyang bilangin yung class A hospital na nasa Subic, it was only 20 minutes away. No? Bawal yun, amin yun eh, sabi niya. No? So because of that, according to Minister Velasco, we had to negotiate and say that we were going to put up a class A hospital. Until while the negotiations were going on, they were already operating to start the people power against Marcos. So all of these things now are designed, parang may intention itong mga taong to na hindi tayo papabayaan makaahon, no? Pero kasi noon, maski na si Marcos, palagay ko, hindi niya alam kung sinong kalaban. Nung sabi ni Marcos, kakampi niya si President Reagan, kala niya okay na yon. Pero nung pala, ang kalaban niya mas matindi pa kay President Reagan. Yung tinatawag na International Financial Institutions na may control sa Wall Street tsaka sa Amerika. Yung po ang naging sitwasyon. So, and the Philippines was not ever at that time going to be allowed to develop. And alam nyo, pag napayagan ang Pilipinas na magpaandar ng nuclear power plant, hindi lang yan dahil yan sa Korea. Nakikita nyo, what could have happened if the Philippines started its nuclear power plant? We will be just as developed or even more developed than South Korea now. No? Because manganganak at manganganak yan. South Korea now has something like 22 nuclear power plants. And they started with one like the same way we did, except that we didn't start ours. The other thing that could have happened is if the Philippines went nuclear at that time, and went on, the neighboring countries like Indonesia, Thailand, Malaysia, even Vietnam, no, will have put up their own nuclear power plants as well. And you will see if that happened, there is going to be tremendous economic growth in Southeast Asia, no, which I think the people of the West didn't want to happen. Dahil gusto nila, kontrolado nila ang region natin. Pag pumasok ang Pilipinas. Bakit pag pumasok? Kasi tayo nun, our country was ascendant over all the other ASEAN countries. Kung ano yung gagawin natin, sila rin papasok dyan. E nung hindi tayo pinayagan mag-nuclear, hindi rin sila nag-nuclear. No? At ngayon lang nag-uumpisa ang pag-iisip nila ulit sa nuclear.
kanya ang Indonesia may nakaabang ng dalawa, ang Vietnam may planong dalawa, Thailand, Malaysia, pinaplano nila yung isa, ganyan. Tsaka ngayon lang nag-uumpisa ang pag-iisip dyan sa nuclear sa kanila. Now, this is history, recent history. But we must understand where it's coming from, why these things have happened, and who were the traitors to the Republic. Sino ba yung mga traitors sa Republika ng Pilipinas na nagpinayagan na mangyari ito sa ating bansa? Pero buti na lang meron tayong solusyon. Thank you so much, Sir Butch. At huling bahagi na po ng ating palatuntunan at ako ay talagang lubos na nagpapasalamat sa inyo. Alam niyo po ba, we're running almost 2 hours, pero ako po'y nag-i-enjoy. Ang dami ko pong napupulot sa inyo and I'm sure ang lahat po ng ating mga kababayan ay marami ring nahugot mula po sa inyong dalawa. At sana po hindi ito ang una at huli, Sir June. Kung magkaroon po kayo ng palatuntunan sa Katipunan Channel, ipagpapaalam ko na kayo kay Professor Butch. Para naman maraming malaman, maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na po sa inyong karanasan at kaalaman po sa nuclear energy at sa maraming iba pa po, Sir June, lalo na sa telecommunication. Kinakailangan ipaunawa po natin talaga, wag po tayong mapagod at lalo higit sa lahat ay wag tayong mawala ng pag-asa. Yun lang po yung ating pwedeng hawakan sa ganitong uri po ng sitwasyon po natin eh. Hindi po ba, Sir June? Mensahe na lang po para po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, Sir June. Okay. I hope this will not be the first. And I'm looking forward we continue with this enlightenment. At napakahalaga nito. Dahil lahat ng i-discuss natin nito ay hindi lang history, kundi ang magiging solusyon ng mga problemang kaya nagkaroon ng problema dahil sa pampulitikang mga nangyari. So, para makalimutan na natin yung politikang nangyari na yan na nagpasama sa ating ekonomiya at nagpasama sa sitwasyon ng ating mga kababayan, sa susunod, i-discuss natin ang mga solusyon kasi yes, napakaraming solusyon para dito. Mm-hmm. At mas exciting para sa akin na ibigay yung mga solusyon para sa mga problemang ito. Lahat ng problemang ito, wala, bariya-bariya lang yan. Kumbaga sa, kung susundin lang yung solusyon na sang-ayon sa siyensa na hindi mapupolitika. Yung tungkol naman dun sa problema ng financial para ma-implement ito, madali rin natin masusolusyon yan. Meron din akong isa-suggest para mapondohan natin yung mga magiging solusyon natin technologically sa mga problema ang nangyayari, lalo na sa energy at saka sa health natin. Mm-hmm. So, yun lang po. So, I just hope na we will continue with this series. Thank you very much, Sir June. At sana, Sir June, pagka nagkaroon po ng pagkakataon, I hope you will join us in Katipunan Channel in KDP, particularly with Professor Butch. Kasi kailangan po namin ang mga katulad po ninyo, di ba, Sir Butch? Mensahe na rin siguro sa iyo, Sir Butch, bago po tayo tuloy magpaalam. Gusto ko lang kaywate, no, lahat itong mga problema ang hinaharap natin ay pangkasalukuyan, no? At kung ang talagang kung gagawa tayo ng sinasabi nating solusyon, no, dapat ang solusyon natin ay nakatuon o nakatutok sa kinabukasan ng ating bansa. At hindi lang pang what is present, but also in the future. Kasi kung wala tayong vision, wala, hindi natin alam kung anong gustong gawin natin para sa ating bansa, no? Eh, para tayong nagtatakip butas at wala din tayong pupuntahan. Pero kung meron tayong gustong puntiryahin na sitwasyon, ang ating kalagayan, ang ating, para sa ating mga mamamayan,
at gusto natin itong kalidad na buhay, gusto natin ganitong klaseng development ng atin, meron tayong goal. No? Yeah. And all of the things that we are going to be doing are not patsi-patsi. Hindi yung, oh, mas maganda yung arithmetika o mas maganda. Hindi yun. No? Lahat dapat yun patungo dun sa gusto natin mangyari para sa buong bansa. Kasi baliwala kung patsi-patsi tayo, no? Kinakailangan nakatutok dun sa mas malayo. We have to have, ako po, isa po akong advocate na we have to have a master economic program, no? A general economic program that will give us that will be, let's say, a 50-year economic program. 50 po. Tapos, we can break that down for every 20 years. No? Tapos, etong kung meron tayong economic program na ganito at magustuhan po ng tao, isaad po natin sa ating saligang batas para kung sino man maging presidente, hindi nasisirain ang gagustuhan ng tao, no? Hindi lang pang sarili niya. Kasi ang dami dyan mga politiko, pansarili ang ginagawa. Pero hindi niya mapapalitan ang economic direction natin, maski na gusto niya, without changing the Constitution. And it's not easy to change the Constitution. So you make it difficult for them. So maski na sino pang tanga ang ilagay mong presidente, basta sundin niya lang ang nakalagay sa saligang batas, no? Uhusay pa rin tayo, hindi po ba? Thank you so much, Sir Butch. At napakabilis po ng oras at mukhang nakadalawang oras na po tayo. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang makaalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po ang inyong nakasama sa nakalipas na dalawang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, mga nakaagapay naming technical staff, si Laver Archivido at Roxanne Suba, gayon din sa ating mahuhusay na panauhin po ngayong gabi si Engineer Pelayo Batong Jr. at siyempre si Professor Butch Valdez. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng dalawang oras dito sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat.